Then guys, snitlock. Ayan pala, ito pala yung snitlock. At saka Maggi kraut. Ayan, galing yan sa garden ko. So guys, ito na yung aking Maggi kraut at saka dahon ng sibuyas galing sa aking garden. Nakita nyo kanina. Hinugasan ko ng mga langga. At yung fish na hinugasan ko na rin. Ayan, yung isdang tabang. Ayan. We call it porelan. Ayan, guys. Tingnan natin, guys, kung ano ang gagawin ko nito. Wala sa recipe to at gawa-gawa lang to ni Linda na walang magawa. O, diba, guys? At lagyan natin ng fish broth. Oh, diba? Yan yung silindang walang magawa. Nag-iisip lagi kung ano ang ipapakain sa mga anak. So, hindi ko lang alam lang guys. Gawa-gawa ko lang to. Ito ay ihahanig-hanig ko lang. Wait lang guys ha. Kung tama ba itong ginagawa ko, hindi ko alam. Kaya tingnan na lang natin kung ano ang resulta. Kasi gawa-gawa ko lang to at naisipan ko lang ng ganito. Ito ay galing sa aking garden at marami naman siya. Kaya ayan, ginawa ko. So, hindi ko alam kung ano ang resulta nito. Basta yun ang naisipan ko sa aking tabang na isda. We call it forellen. Ah, diba? Basta tugasan lang yung mga ayos na ng paghugas. At chalan, gawin na natin ang gusto nating gawin sa ating isipan. Sa puso't isipan. Ayan guys, mga gulay-gulay. Maggi kraut yan guys, hindi ko lang alam. Ilista ko lang mamaya kung anong pangalan ng Maggi kraut. Kanso masyawan mahal ko, ano was is a Maggi kraut in Tagalog or English? Ayan pak, sribin on in English. Oh, kainan, hindi daw niya alam. Hindi to parsley, kundi ay Maggi kraut namin tawagin. Kung nakita niyo yung garden ko na pinakita last time na sabi ko ito ang Maggi kraut. Ang amoy niya nito guys ay parang toyo na Maggi, parang toyo. Toyo tayo dyan. So, start ko na ang aking isda. So, saan na yung isda? Isda, nagalangoy-langoy. Ayan na yung aking isda. So, ang isda na to ay hindi ko pa nalagyan ng kahit anong asin. Pero, meron akong fish broth. Iwan ko lang guys. Tingnan lang natin guys kung anong resulta nito ha. Kaya, kayo na lang ang humusga after. Oh, kunti-kuntiin ko lang muna. Kasi kunti lang naman yung aking fish broth. Eh. Kasama yan sa fish na binili namin. So, ihanig-hanig ko lang siya dito. Ayan. Hindi ko alam kung kakain lahat ng aking mga anak. Bala na sila guys, basta ginawa ko na ang dapat kong gawin, ang gusto kong gawin. O di ba? Ganun lang guys. Gawin mo ang gusto mong gawin. Igaganon ko na lang guys kasi yung iba maliliit. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit maliliit 'tong binili niya? Eh yun daw ang nandoon. So ganun. So ganun din ang gagawin ko. Kung ano lang ang naisipan ko, eh ganun din ang gawin ko, 'di ba guys? So, sana ba yung mga ano diyan? Yahanig ko siya ng ganyan. Ganyan. O, may malaki. Sana, kinuha ko muna yung malaki bago ko pinaglalagyan dito. Ay, dapat sana may nilagay ako dito sa loob, no? Ano bang ilalagay ko sa loob? Sibuyas, kamatis. Ah, kamatis. Sibuyas, kamatis. Bawang at luya. So, tingnan ko lang guys kung anong resulta nito. Baka lagyan ko pa nga ng kamatis. O, di ihiwa na naman ako ng kamatis. Kung ano lang mga naisipan ko, yun lang yun. Huwag nyo na lang akong anuhin. Huwag anuhin. Huwag katayin. So. Ayan. Magkasya-sya. Pakasya-kasya. Teka, baka kukuha ko ng kamatis kasi marami rin akong kamatis. Kaso lang, huhugasan ko pa at ilalagay ko pa dito. Tingnan ko lang guys ha. Kuha mo na ako ng kamatis guys. Kasi
Hindi ko alam, guys. Kung anong resulta nito. Guys, basta gawa-gawa lang ako, guys. So, yan ang mama, guys. Alam nyo, guys, kung magluto ako, wala naman yan sa mga recipe, eh. Magluluto ako kung ano yung mga natira. Ay, nako, guys. Gagawin ko yan. Kung ano lang mga gulay dito sa loob ng bahay, kung ano ang nabili ko, yun ang lulutuin ko. Alam, may talong pa pala si Hubing binili kahapon. Ang talong sa ilalim ng talay. So, stay tuned lang, guys, ha? At ako'y kukuha ng kamatis. Huhugasan ko. I-slice ko pa at ayan. Wait lang, guys. So, guys, ito na ang aking tomatin. Tomato at saka sibuyas na pinaghihiwa-hiwa. Ewan ko lang, guys, kung paano kayo maghiwa ng sibuyas. Basta hiniwa ko lang ng hiniwa dyan. Oh, halika na. Gawin na natin ang nasa isipan natin. Hindi ko alam kung dapat nga ba to. Kung tama nga ba to. Kasi sabi ko kanina, lagyan ko sa tiyan. Hindi, wala sa isipan ko yun. Basta ngayon ko lang naisipan. Kasi walang laman ang tiyan. O, di ba guys? Pag walang laman ang ating tiyan, eh, gutom tayo. Kaya yan, guys. O, oh, tomato at saka sibuyas. O, oh, di ba? Lagyan natin yan. Hindi ko lang alam, guys, kung ano to, ha? Basta, yun lang yun. Di ba? Gusto nyo bang makita, guys? Ayan, guys. Oh, may palaman. May palaman tayo dyan, guys. Palaman tayo dyan. Oh. Palaman niya ay sibuyas kamatis. O, di ba? Masarap na yun. So, tingnan natin, guys, kung ano ang resulta. Ganun talaga ako, guys. Laging gumagawa ng gawa-gawa ko lang. So, ayan na, guys, yung mga sobrang tomato na hindi na makapasok sa loob ng tiyan ng fish, ng isda kong tabang, ay nilagay ko na lang dito, guys, kasi nahiwa na siya. Alam namang itatapon. Huwag tayo magtapon ng tapon, guys. Pag-isipan natin kung ano ang dapat gawin. Wow, dapat nga ba to? So, guys, we will see what's the result. Ilalagay ko na siya sa oven. Ah, isa pa nga pala, guys, yung mantika. Naisipan ko lang to, guys. Gusto ko sana butter, but I'm not sure yet. So, oil na lang, guys, ang ilalagay ko, guys. Diba? Para naman may ano siya. Pero yung isda na to, medyo mamantika to. Ah, hindi. Anong tawag nito? Ah, bahala kayo dyan. Basta nilagyan ko ng mantika. Oh, sucks. Ein Liter. Yeah. Ein Liter, ich habe noch. Wie viel Liter haben wir da gekauft? 5, oder? 10. Na, 5, glaube ich, haben wir gekauft. Oder? Meinst du? Ja. War ist ja teuer. So, guys. Ayan na siya, mukhang sunog o hindi sunog, hindi ko alam. Pero, sabi ni Hubi ay masarap daw, sa tingin pa lang. At meron pa akong sobra yung kaninang gulay-gulay dyan. Kaya, ayan, lagyan ko lang ng gulay-gulay, guys, para naman maganda tingnan. O, diba? Hindi, masarap talaga, maano to yung ano niya eh. Habang mainit pa, kakakuha ko pa lang sa oven, ay lagyan na kagad nito para mabango. Mabango kasi, guys, parang ano siya, toyo. Oh, guys, ayan na yung kaninang tabang na isda. What I mean, sa tabang na tubig. Bye-bye!